Ayan, so isa pong mapagpalang hapon mga ka-farm. So ngayon po ay nakatapos na naman tayo ng isang area of flower induction. At ayan nga po, naka-ready na yung mga gamit natin para po sa atin pong pag-uwi. Ayan, ayan po, pakita ko po sa inyo. Ayan, ayan kay Joey, kaway muna. Ayan, kay Joey, another set ng ating 200 puno ng area. At ayan, nagliligpit na rin po ng hose ngayon. At ayan, hinihila na po nila papunta po doon sa ibabaw sa kalsada. So kami po ay nandito sa isang area kung saan po ay 7 years o mahigit na 7 years of failure and zero production. So ito po ay magiging ano natin, magiging exclusive demo area natin as a challenge again sa Kaparm TV Mango Protocol. So kung mapapansin nyo po, ang mga puno po na ito ay medyo malalaki na, mga grafted mangoes. Pero may mga sumubok po na magpabunga nito. Pero yun nga po, lagi pong nandoon po yung failure. So naging challenge po sa atin ito dahil tayo po ay nanghihinayang sa ganito pong mga uri ng area. Kaya sabi ko nga po, kung tayo po ay sumusubok sa ibang mga area, kalaban po ang panahon. Pero ang pinakamatindi po na kalaban natin ay ang atin pong mga kalaban po ng mga insekto, katulad po ng kurikong. Ayan. So, as of now, sa mga naging demo ko po na matindi po ang atake ng kurikong, majority po ay naging maayos po. Ano? Naging maayos. At ito nga, tayo po ulit ang hawak nito. Tayo po muli ang mag-handle nito. At ito pong 200 puno na ito, hindi rin po biro yung magiging financing. At yun. So, kung meron pong willing na mag-finance, kung sakali po at merong willing, pwede po kayo mag-message sa akin. Although, ito po ay kaya po nating utay-utayin. Pero tayo po ay naghahanap palagi ng pwede nating maging kasama sa atin pong laban, sa atin pong advocacy na ito. Dahil ito po ay magbibigay tayo ng mga kaalaman, magbibigay po tayo ng mga pamamaraan na atin pong ginagamit kung paano po natin i-apply yung Kaparm TV Mango Protocol. At ito po, katatapos lang po nitong ma-sprayan mga Kaparm. At kanina po, mga bandang alas 12 ay umulan. So mga 30 minutes po na umulan. At yun, sabi ko, pagtuyan ang dahon, tira ulit tayo. Kaya yun, after po ng 1 hour, umispray po ulit kami ng 1:30 at nang matuyo na po yung dahon. At yun nga po, pinapakita ko po sa inyo, ito po yung kalalagayan ng mga puno natin. Ano? Ayan. So yung 100 puno po dito sa bandang ibaba na ito, ayan, medyo malinis po ito mga ka-farm. Pero yan po, yung 100 puno do sa linya po na yan sa kabila, yan po ay puro po mga damo at mga kahoy-kahoy. At ito nga po ay kinuha natin itong area na to para po maging demo area natin. Kasi nga po, gumagawa ako ng paraan kung tayo po ay nakapag-demo last of season, na tinanggap po natin yung challenge ng atake ng kurikong, na lagi po nilang sinasabi na hanggang ngayon po ay wala pa pong gamot sa mga kalaban nating insekto katulad po ng kurikong. So under Kaparm TV Mango Protocol, hindi ko po sinasabi na 100%, pero kaya po nating labanan ang kurikong under Kaparm TV Mango Protocol. So ayun, please support po my advocacy, please support my channel, at syempre yung mga reels video ko po, paki-like na rin po, and kung kaya ninyong i-share, paki-share na rin. At shoutout po sa mga nagme-message sa atin from Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po kayo lahat kayang puntahan ng sabay-sabay. Kailangan ko po muna tuparin yung iba pong mga commitment ko na mga nauna sa inyo. Kasi ayoko naman po na mapapabayaan ko po kayo, particular yung inyo pong mga area. So sa ngayon, tapos na po ako ng flower induction dito. At ito po ay 7 to 10 days makikita na po natin yung magiging bad break nito, kung ilang percentage yung magmamaterialize na maglalabas ay bulaklak, at kung ilang percentage po ang lalabas po ay dahon. So may posibilidad po kasi na ang lumabas ay dahon,
dahil sa maturity po nung mga dahon ng puno, ano. So ayan, so shout out po sa lahat. Abangan nyo lang po yung mga susunod natin na mga activity, at yun nga po, sa mga willing po na sumuporta sa Kaparm TV Mingo Protocol, ito po ay gagawin ko pong demo once na meron pong sumuporta sa akin dito, ano. So naghahanap po ako ng mga sponsors katulad po ng mga chemicals na ginagamit ko sa akin pong protocol. Una, shout out po sa UPL family, sa Bayer Crop Science, sa Syngenta Philippines, at syempre sa Corteva Agri Science. So open po kayong lahat sa akin pong area na ito, at excuse me, sa sariling way of mixing ko po, kaya ko pong ipakita na ang solusyon po ay nasa atin pong merkado, ano. At yun nga lang po, kailangan po natin tanggapin na hindi po talaga kaya ng isang chemical company lang yung laban natin against Curicong. Dahil ako po mismo nagsasabi sa inyo na marami na po ako sinubukan, lahat po ng best of the best ay sinubukan natin, pero natagpuan ko po yung solusyon na ngayon po ay binabahagi ko sa inyo under Kaparm TV, ay ang solusyon po ay nasa iba't ibang chemical company. So alam naman po natin na marami po ang nagsiselos minsan, kaya iniiwasan ko na rin lang pong magbanggit ng mga brand name. Pero doon po sa akin pong YouTube channel, dito po sa Kaparm TV sa YouTube, ay malaya po akong ibahagi kung anong uri po ng mga chemicals at active ingredients ang akin pong mga ginagamit, dahil ito po ay channel ko, ito po ay platform ko. At yun nga, under Kaparm TV Mingo Protocol, willing po akong i-entertain lahat po ng chemical company na ginagamit ko sa akin pong protocol. Pero, yun, ang akin lamang pong hiling sa inyo ay sana po irespeto po ninyo yung akin pong way of mixing, dahil ang protocol ko pong ito ay ginawa ko at binuo ko nang hindi po sa loob ng maghapon at magdamag lamang. Bumilang po tayo ng taon, panahon, marami po tayong mga naging trial and errors din. At yun, hanggang sa nakuha po namin ng aking grupo yung mga sistema. Kung kaya, minsan magtataka kayo, mga bata lang yung gumagalaw, mga bata lang yung mga sprayman ko. At syempre, meron akong master sprayman. At ayan po sila, oh. Ayan. So, ayan. Ganyan lang po kasimpleng gumalaw yung grupo namin. Ayan. Diyan po yung anak ko, si Gion, si Alejandro, si Jan Ray. At syempre, ayan, si Kuya Joey. Ayan, Kuya Joey. Siya po ang aking master sprayman, Kuya Joey. At syempre, service na rin po yung kanya pong tricycle. So, ayan. So, ito po yung area namin. Ito po ay nasa paanan ng bundok. Ayan. So, papakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po ay talagang inihanda ko as demo. At yun, salamat po sa pagbibigay po ng tiwala ng may-ari nito. Tatay Aping Caranzo, shout out po sa inyo. Sa inyo pong pamilya, sa pamilya Caranzo. Yan. Ito po ay talagang matagal na pong area of failure. Sabi nga po niya, mahabang panahon na rin po ang ginugol niya dito sa kanyang manggahan na to. At yun, gusto niya rin pong maranasan na maging positibo po ang resulta. So sana lang po, wag maulit yung mga naging demo natin ng tag-araw, na marami po tayo naging bunga, positive po ang resulta ng mga demo area natin, pero bumagsak naman po ang presyo, mga kaparm. So ngayon, ang hinihiling po natin, kung ano po ipagkaloob sa atin, sana naman po ay mapagbigyan tayo ng magandang presyo, at syempre tulungan po tayo ng ating pamahalaan, tulungan po tayo, tayo po mga magsasaka, hindi lang po sa antas ng pagmamangga, kundi sa lahat po ng aspeto na may kinalaman po sa agrikultura. So ako po bilang isang freelance mango farming advisor, gamit po ang sarili ko pong mango protocol, ako po ay lagi ko pong sinasabi sa inyo, ako po ay hindi isang eksperto, ako po ay hindi perpekto, pero pagdating sa mangga, ang inyo pong kaparm ay hindi na po bagito. Tayo po ay bukas sa lahat ng uri ng mga oportunidad, bukas po tayo sa lahat ng uri ng posibilidad, at syempre, tayo po ay laging bukas na mas madagdagan pa po ang sarili nating pamamaraan sa tulong po ng mga taong mahuhusay at magagaling sa larangan ng pagmamangga. Tayo po ay instrumento lamang para magbahagi. At tayo po ay nagbabahagi na may kasamang patotoo, dahil mahirap po pag ang ating mga ginagawa ay puro lamang po mga kwento. Muli, happy farming and stay healthy. God bless sa ating lahat. Subscribe nyo po Kaparm TV sa YouTube, at syempre, support nyo po ang mga reels video ko. At ito po ay para sa ating lahat,
at para po makatulong sa manggerong Pilipino. God bless po. I love you all.